Hello everyone! So, kumusta po tayong lahat ngayon? So, ito, nagbabalik po ako si James at kasama ko na naman po si Mickey. At ang gagawin nating video ngayon ay kung maalala nyo nung nakaraan ay nagpa-sked ako ng grooming ni Mickey sa Pet Express at saka bumili ako ng phone. So ngayon ito na yung araw ng schedule namin ni Mickey para magpa-groom siya. So sa wakas matatapos na yung ano yung paghihirap ni Mickey sa mahaba niyang buhok kasi gaya ng sinabi ko nung nakaraan hindi siya sanay na mahaba yung buhok niya. At ipapagroom natin siya ngayon. So actually yung schedule niya is 3:30 at ngayong oras na to is 2:45. So aalis na kami maya-maya. And si Mickey, hindi ko siya palakarin kasi medyo basa yung kalsada kasi naulan. Kakargahin ko muna siya. Tapos after niya magpagroom, dalhin ko na lang yung sapatos niya tsaka yung ano yung tali niya para pagdating doon sa Mall of Asia, doon na siya maglalakad-lakad, mag-ikot-ikot. So, let's go! Yan, paalis na po tayo guys. So, nilagyan ko na ng tali si Mickey. And may dala akong bag kasi yung ibang gamit niya nasa bag ko. And of course, kasi dinala ko yung ano, dinala ko yung carrier niya kasi baka may pupuntaan din ako sa MOA and then kailangang nakalagay siya sa carrier. So, nilagay ko na din siya sa bag. So, ayan, yung bata natin. So, abangan nyo kung ano yung magiging itsura ni Mickey after niya magpagupit mamaya. At syempre, kukuna natin siya ng video habang ginugupitan. So, wala na yung ano, wala na yung regular na tagagupit ni Mickey, si Darwin. And meron namang ni-refer sa akin yung ano, yung parang manager nila doon nung nakaraan. So, mas okay daw. So, sana nga. So, sana mas okay, sana mataas yung pasensya kasi si Mickey pag ginugupitan is napakalikot niya, makulit talaga siya, as in maligalig siya. And babantayan naman natin siya, hindi natin siya iiwanan habang ginugupitan. So baka kasi alam mo na, mahirap na. So, yan, tuwang-tuwa na yung bata, kasaya niya. So alis na kami. So bye muna guys and then kita-kits mamaya. Sa labas na kami. Kasi niya bumaba, hindi ko siya pababain kasi wala siyang shoes. Bakit? Bakit tinitang ka? Ah, sige na. A few moments later. Dito na kami sa Mall of Asia at yung bata natin ay ayan. Dito tayo. Dito. Yeah.
kasi na yung book ni Mickey, kasi hindi pa yan tapos. Kailangan pa yan bawasan. So, kailangan niya tapos na siya. Kasi niya magpakuha. Kasi hindi pa yan tapos, ayusin pa yan, ipapantay pa yan ano, mga book niya. Cute-cute, ang cute ng bata. Pagod na siya. So, tahimik na siya ngayon. Hindi na siya naglilikot kasi napagod na siya. Yung kit-kit ng bata natin. Actually, mga may dito 2 hours na kami. Tagal talaga. Feeling hindi na kami makakagal kasi madilim na. So, after ni Mickey, uwi na lang kami. Tapos na kami magpa-groom ni Mickey at pauwi na kami at may mga nabili kami sa ano para sa kanya. Then mag-abang na kami na sinabang na namin yung sasakyan. Grab. Oh! Mambo na ta, baby. Wait lang na. 2,000 years later. Hello everyone! So ayun na po, naka-uwi na po kami ni Mickey. Anong oras na ba? It's 6:30. So dumating kami doon alas 3. So sinalang agad si Mickey, sinuwerte kami kasi pagdating namin vacant yung bagong ano, bagong ni-refer sa amin na ano, na pwedeng mag-groom kay Mickey, na pumalit doon sa regular na taga-groom kay Mickey kasi wala na daw, umuwi na ng province and hindi nila alam kung babalik pa. So, naghintay ako doon mismo sa harapan ni Mickey kasi gusto ko talaga binabantayan si Mickey every time na ginugroom siya. Hindi naman tayo nanguhusga sa lahat ng ano, taga-groom kasi meron pong mababait katulad ng taga-groom ni Mickey. May mga nakikita lang kasi tayong ano, post sa mga pages or sa about sa dogs na sinasaktan ngayong aso habang iniiwan, lalo na pag makulit. At isa na si Mickey doon, sobrang kulit niya pagbago pa siya. And then, pag napagod siya, syempre tahimik na siya. So, kanina, sabi ng manager nila, so vacant daw. So, ayan, ito na yung tsura ni Mickey ngayon. Ang tip-tip lang niya. Ayan. Sige daw. Ayan. Ang bango. Ayan. So, feeling ko naman gustong-gusto na niya yung gupit niya. Ayan. So, feeling ko naman nagustuhan niya yung gupit niya kasi hindi naman siya tahimik after niyang nagupitan. At the same time, habang naghihintay ako kay Mickey, of course, nag-iikot-ikot ako sa ano, sa loob ng Pet Express para hindi naman ako maborn sa loob na mahigit na 2 oras. So, yun na nga. Hindi natin naiwasang gumastos pa. Though meron naman na siyang mga gamit dito, pero yun, natetempt pa rin ako. Pero magagamit pa naman siya in the future. So nakabili tayo ng ito. Since mahilig tayo sa black na t-shirt, halos lahat ng damit ko is black. So bumili ako nito. Actually meron pa ako nito, pero bumili na lang din ako ng extra, just in case. So makapal siya. Halagang 149.75, so mga 150 na rin siya. Yan, gamit na gamit to, sa katulad ko na mahilig sa itim. So ganun ka lang, roll mo lang siya, tanggal na agad yung ano. And bumili tayo ng extra na rolls.
dalawang piraso to, 179.75. And the same time, bumili din tayo ng panggupit ng kuko. Though meron naman siya, meron naman na si Mickey dito sa bahay, pero bumili na tayo for backup. Which is 139.75. So, maganda naman siya. At bumili rin tayo ng suklay. So, puro na siya suklay dito sa bahay. Actually, yung iba hindi na nagagamit. Pero feeling ko naman ito is magagamit siya ng matagal kasi mukha naman siyang matibay. Ang halaga niya is 199.75. And meron din ako mga nakita na pwedeng itry kay Mickey na ano, pang merienda. Marami na siya dito kasi talagang mahilig siya sa ano, mahilig siya sa dental sticks every time after niyang kumain ng ano, ng hapunan or minsan in the afternoon kasi hindi namin siya pinapa-lunch. Minsan the afternoon pag hindi siya tulog, binibigyan namin siya ng dental sticks. So ngayon itatry natin tong ano, itatry natin tong Jirhai, which is 169.75. And then meron ding ito Pedigree na meat jerky, which is 89.75. And meron ding milky biscuits or milky biscuit, which is 69.75 siya. So ayun, napagastos tayo. So ang aim lang sana natin is mapagupitan si Mickey. Kaso ayun na nga, hindi natin maiwasan. At hindi naman masasayang din yan kasi magagamit din naman natin yan for him, para kay Mickey. So dala-dala ko yung dog carrier niya. Unfortunately, hindi ko siya nagala kasi yun na nga, inabot kami ng mahigit 2 oras. Actually, halos 3 oras. So paglabas namin, nagulat ako, madilim na, hindi ko napansin, madilim na. And then umambon, bala ko sanang itakbo or igala si Mickey sa may seaside. So hindi ko na nagawa. Siguro ano na lang, next time na lang. Hindi ko nagawa kasi umulan. So sumakay na agad kami ng sasakyan. And umuwi na lang kami. So which is naintindihan naman ni Mickey. So ayan, tingnan natin kung anong nangyari sa baby natin. Ayan, tingnan nyo kung anong nangyari sa bata. Pagod. Hindi pa nagala yan, hindi pa inikot yan, hindi pa tinakbo yan. Kinarga ko lang yan. So ayan, tulog siya. How much more kung ginala natin yan, right? Kung tinakbo pa natin yan sa seaside. So talagang pagod na pagod. Hindi pa yan nakakain ng hapunan. So gigisingin na naman natin yan. And ang hirap, yun yung mahirap kay Mickey. Pag once tulog siya, ang hirap niya ano, ang hirap niyang istorbo, ang hirap niyang gisingin para pakainin. Kawawa. Kawawang bata. Antok na. And ito, dala din natin to. So, yung itong fan na to, talagang binili ko to para sa kanya. Kasi, matagal siyang malobat. As in, ang tagal niya. Kasi, ano na siya, power, yung battery niya is power bank na rin siya na may 6,000 na mAh. And malakas. Kasi si Mickey, kahit pa malamig yung sasakyan, gusto niya may hangin pa rin siyang maramdaman. So yun lamang guys, sana po nagustuhan niyo po yung simpleng video regarding sa ano, sa journey ni Mickey sa pag-groom niya. So at sana cute pa rin si Mickey. And ayun na nga, ayaw na talaga niyang umalis kahit anong gawin ko. Ayaw niyang bumangon, humiga pa. Ayan. So wala na tayong magawa. Wala na tayong magawa sa bata. Ayan na talaga siya. Kukulit. Ayan. Hindi ayaw na niya magpa-istorbo. Ano nak? Kakain pa tayo. Hindi pa kumain ng hapunan. So ang ginawa ko kanina, kinuha ko na yung number ng
kinuha ko na yung number ng bagong ano, bagong taga-groom ni Mickey para yun na rin yung magiging regular na taga-groom niya. Kasi before, ang ginagawa ko lang is hindi na ako pumunta sa Pet Express para magbasket sa groom ni Mickey, kundi tinawagan ko lang yung at tinatawagan ko lang yung ano, yung taga-groom niya. Sila na yung nagano, sila na yung nag-sked para kay Mickey. And hinihingi na lang nila ano yung oras na gusto. So, yun lamang guys, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo guys, gigisingin natin si Mickey kasi bawal pa siya matulog kasi kakain pa siya. So, yun lamang guys, gaya ng lagi kong sinasabi po sa inyo is stay safe po tayo, lalong-lalo na po sa panahon ngayon is andyan pa si COVID-19, hindi pa nawawala si COVID-19. And kung may pinagdaanan ka man, smile ka lang, matatapos din yan. Okay? Tulad ni Mickey. Ayan, naantok siya. Wow, ang bata. Sleep na. Na! Inaantok na talaga siya. Inaantok na. Sige na guys. Bye guys! Stay safe and see you next time. Bye!